Natimbog naman ang isang lalaking umunoy nangingikil sa mga dating gerilya. Modus po ng suspect na mag-alok ng daang-daang libong dolyar mula raw sa gobyerno ng Amerika kapalit ng ibabayad na pera ng biktima. Nakatutok si John Consulta. Pasado alas 12 ng tanghali nang pumarada ang sasakyan ng complainant sa harapan ng isang fast food restaurant sa Tanza, Cavite. Dito na lumutang ang target ng operasyon na si Michael De Guzman na sumakay sa sasakyan ng biktima. Nang mahawakan na ng suspect ang 250,000 pesos marked money, sumalakay na ang mga tauhan ng National Bureau of Investigation, Cavite District Office. Tapos, sama na. Ito nga, Sa likod. Ayon sa NBI, binibiktima ng suspect ang mga certified civilian guerrilla ng bansa tulad ng 88 taong gulang na si Constancia Arias de Cabuhat. Ang pag-engganyo raw ng suspect, magtiwala lang sa kanya at makakatanggap ang biktima ng $604,000 o mahigit 20 million pesos na pera mula sa Amerika. Ito'y bilang recognized civilian guerrilla na tumutulong sa mga sundalo ng USAF. Nagbanta pa raw ang suspect na mababaliwala lahat ng naunang transaksyon kapag di magbibigay ng 250,000 ngayong araw. Ayon sa NBI, umabot na sa halos 1 milyong piso ang natanggap ng suspect mula sa pamilya ng biktima. Dapat ang talagang puntahan nila ay yung talagang opisina na nag-aasikaso ng mga ganitong benepisyo. Para makaiwas tayo sa mga manluloko, sa mga mapagsamantala. Itinanggi ng suspect ang akusasyon. Basta pa totoo kayo? Hindi po totoo to. So may kinalaman talaga kasi USAF eh? Meron po, may contact po na kumukontakt sa kanila, inuutusan lang po niya ako. Akin nagtiwala sa iyo, pero kung ako'y niloloko mo, eh Diyos na lang ang bahala sa iyo. Kakasuhan ng robbery at extortion ng suspect, ni kahit ang iba pang nabiktima ni De Guzman na magtungo sa tanggapan ng NBI Cavite. Mula sa Cavite, John Consulta, nakatutok, 24 horas.